Writer. P-H. This is for Ivana. So, Ivana, ang tanong niya ay, since businesswoman ka na and vlogger ka pa, paano mo mababalance lahat, lalo na kapag nagtuloy-tuloy ang career mo after this? I think importante na meron may mga nagmamanage ko tulad sa business ko. Yung family ko is actually helping me, katulad ng mama ko, ate ko, kuya ko, si Mona. So kahit nasa taping ako, I feel safe. Kasi nga, alam ko naman may nagmamanage ng business and nakaka-focus ako sa pag-taping. And sa vlogging naman, I do kunwari may naisip lang ako in advance. So sinushoot ko siya tapos nilalabas ko siya every week. Wow. So, kayang-kaya, guys. Okay, hindi siya mag-isa, tsaka mayroon siyang time management. Very nice. Okay, ito namang next question natin. Andito siya para magtanong talaga sa'yo personally. Si Jimpy Anarcon of PEP. Hi, Jimpy. Please turn on your camera and your microphone. Hello. Thank you, VJI. And hello, Ivana. Good morning. Hi, Jimpy. And congratulations sa iyo. A family affair na bagong teleserye. First muna, paano ka na pa yes na to finally do a teleserye? Because we all know before the pandemic you were supposed to do one, pero yun nga, nagkaroon ka ng apprehensions, diba? And then finally after 2 years, eto na. Actually, ever since naman gusto ko gumawa ng teleserye with ABS-CBN. So, yung timing lang talaga. Kasi the last show that I was supposed to do, biglang dumating yung pandemic, yung COVID, and I was keeping my family safe. Pero ngayon kasi parang may vaccine na and very strict ang protocols ng ABS-CBN, especially with the tapings. I feel safe naman. Kaya gustong-gusto ko din naman gumawa ng teleserye. Kamusta shooting yung teaser na yon, yung ano? Naka horseback riding with your ano sexy bikini, 'di ba? Ang iconic, no? Oh, correct. Masaya siya, actually nag-enjoy kami kasi parang hindi kami nagtatrabaho noon. Kasi pag tumawag na sa beach talaga ako, usually ginagawa ko naman talaga nag-horseback riding sa beach. Oo, kahit before pag nasa balisin. So, masaya siya. Tsaka lalo na sila Direk Raymond and Direk Jerome, hindi nila ako pinipressure na, uy, kailangan ganito. Just be yourself kung ano, yung gusto mo. Kung maring magpa-sexy ka, yung who you are. Ganun sila. Ayun, and bilang napag-usapan na natin yung sexy part. Kasi syempre, you have your parang apat na kasamang guys. I'm not sure if everyone or lahat sila ay leading man mo. But parang ang understanding ay si Gerald and Sam main, di talaga. No? Pero ano bang i-expect namin sa relationship mo with your boys dito sa A Family Affair? And how would you describe them also off-cam and on-cam? Paano ko madi-describe ang apat na isa? Iba-iba sila ng personality. Katulad si Jameson. Unay na, from the youngest. Si Jameson, siya, very baby boy. As in, para ko siyang baby boy. Pag, yun nga tawag ko sa kanya, baby boy, alika nga dito. Kasi parang baby talaga siya. Baby siya ng ano. He's very young and very innocent. Wow, innocent. Tapos si Jake naman, yun yung ano, best friend ko. So, he's more of funny. Alam mo yung parang pag nagsasama kami, parang puro kalokohan lang yung nangyayari. Puro birukan, ganyan. Kasi very siya, easygoing, madaling kausap. Tsaka hindi ako natatakot biruin. Kasi sa iba, katulad kay Gerald, nahihiya akong biruin pa. Kasi si Gerald naman, he's very professional, lalo na pag nasa taping. Tapos nag-internalize siya. Tapos pag nagpumapasok siya sa character, ang galing talaga. So parang ako na nahihiya, parang ayoko magbiro kay Gerald kasi professional talaga. Si Sam naman, isa pa yun. Isa, akala ko dati, takot din ako na makatrabaho kasi feeling ko sobrang tagal na sa industriya, sobrang galing. And feeling ko professional siya yung I'm English speaking. Ganun. Diba? English. Kasi sabi ko, parang natatakot akong maka-eksena siya. Pero nung first time namin nakita, puro siya biro. Puro siya nagbibiro. Sabi niya, gusto niya comfortable kaming lahat. And everyone na nasa teleseryeng itong A Family Affair, like yung buong cast, hindi ko nararamdaman na trabaho. And everyone, lahat talaga nagtutulungan. Si Gerald, si Sam, si Jake, si Jameson, pag nag-taping kami, parang hindi taping kasi para kaming talaga, family. Ayun. Thank you so much, Ivana, and congratulations in advance sa iyong teleserye. Thank you po. Thank you, JMP. Gabi na loka ko yung gawain mo pala talaga yon on a normal day. Hindi naman normal. Empty naman everyday, nakabra.
Nagro yung nag-horseback riding ka talaga sa beach. Grabe. So hindi mo na kailangan hindi ka na nag-train for this. Talagang ginagawa mo siya. Mm-mm. Oo, wow. Okay, so marami pa tayong malalaman sa mga questions ng ating friends from the media. This time, may question tayo from Neil Ramos of Tempo. Ako na yung magbabasa. So this is for Ivana also. You are working with four men in the show. Who do you think is the hottest and why? Ay, nako. Hottest. Hottest, pinaka-hot. Parang mm-hmm. lahat naman sila hot, di ba? Huwag na tayo mamili ng... Lahat naman sila. May kanyang-kanyang hotness. Wow. Lahat sila. Okay. Ito namang next question niya. You shot some scenes in Masbate. Could you share with us some of your experiences there? First time ko ako nakapunta ng Masbate and I was very excited. Sobrang ganda ng place. Nakapag-vlog din ako doon and even the people there, sobrang marespeto, sobrang mabait. So wala akong masabi. I really want to go back. It's really a beautiful place. Oh my, kitang-kita naman natin. Actually, makikita nila sa trailer talaga kung gaano ka ganda rin talaga ang Masbate. Ito naman from Chad Rosette of Manila Feed, ang tanong niya for you also, Ivana. Nung mag-sign ka ng contract sa ABS, parang na-hold ang launching project mo before dahil sa pandemic. Ano ang naramdaman mo noon? And how does it feel na finally i-air na ito? Why did you choose to be a kapamilya? Nung nag-sign ako, I was very excited kasi kakabalik ko lang to just sign with ABS kasi very important talagang ABS-CBN sa akin. It's very close to my heart. It's my dream network. And I was so excited to start filming. Pero yun nga, in God's perfect time talaga. Because it wasn't my time. Kasi dumating na yung COVID, dumating yung pandemic, nag-lockdown tayo. So I learned more things habang naka-lockdown. So I always try to look at things positively. Na parang kapag may nangyayari, may dahilan si God. Ang ganda naman ang sinabi ni Ivana. Lalo na yung dream network niya talaga, ang ABS-CBN. Okay, ito naman next question ni Chad. You have four of the hottest leading men sa series na ito. If i-describe mo sila sa ulam, anong dish sina Gerald, Sam, Jake, at Jameson? At bakit? Growing up noon, pinapanood mo pa lang sila sa TV, nagkaroon ka ba ng crush sa isa sa kanila? Okay, dun muna tayo sa first part. Kung i-describe mo daw sila bilang mga ulam, anong dish daw sila? Mga ulam. Siguro si Jake, si ano? Ano nga yung brown? Kare-kare si Jameson. Okay. Bakit daw? At bakit eh? Bakit kare-kare? Ano siya eh? Nilalagyan ng bago. Dahil nilalagyan ng bagoong. Hindi ko alam. Basta masarap kasi yung kare-kare. Dahil masarap yung kare-kare. Okay. Next. Si Jake naman, ano siya, barbecue. Bakit barbecue? Tusok. Oh my gosh, nakakaba itong mga sagot mo. Yan. Ano naman yung dalawa bulalo? Ay, pareho? Si Jake, si Sam, bulalo. Bakit pareho silang bulalo? Basta. So, tayo na lang po magbigay ng interpretation mga kapamilya. Opo. So, bulalo, Gerald, Sam, Jake ay barbecue, Jameson, kare-kare. Now, ito yung second part ng tanong niya naman. Growing up, nung pinapanood mo pa lang sila sa TV, nagkaroon ka ba ng crush sa isa sa kanila? Oo, nagkaroon. Si Sam, crush na crush ko dati. Umiwanag. Si Sam. Saan mo siya napanood dati? Movies tsaka sa mga teleserye niya sa ABS. Kaya natatakot nga ako kasi parang syempre pag naging crush mo isang tao, tapos makakatrabaho mo. Tapos feeling ko nga very intimidating siya. Pero hindi pala, kabalik na rin. He's a very, very nice person. Oh, totoo yan. Oo. In my interview sa kanya, napaka-nice ni Sam. Sobra. Okay, ngayon naman punta tayo sa isang question from Reggie Bonoan. Hi Ivana, 2 years ka pong hindi gumawa ng teleserye. Ano ang nagpa-oo sa iyo para tanggapin ng A Family Affair bukod sa magandang script? Ano yung nagpa-oo? Siguro it's because ang gumawa ang ABS-CBN. And kapag gumawa ang ABS-CBN, talagang class. And alam mo yun, hindi ako nag-alala sa
itsura ko or sa ano yung story. Kasi kapag gumawa talaga ng ABS, world class talaga. Wow, big words from Ivana. Thank you. Ito naman, sa mga leading man mo, kanino ka naging close o yung mga mas nakakatsikahan mo lagi at paano mo sila ilalarawan isa-isa? Ilalarawan? Oo, like i-describe. Pero yung muna tayo sa first part, kanino ka raw pinaka naging close? Parang lahat kami, hindi lang siya talaga yung isang tao. Kasi kapag nagtitaping kami, grupo talaga kami and lagi kami magkasama. So parang lahat talaga kami, kahit nasa mga group chat namin, lahat kami, lahat sila ka-close ko talaga equally. Mm-mm. Okay. And then kung i-describe, sino i-describe ko? Isa-isa? Oo, isa-isa raw. Si Bulalo, si Kare-Kare, tsaka si Barbecue. Ayun, na-describe niya kanina. Oo, yun nga, very professional kapag dating sa work si Gerald. Pero sobrang bait din and very, very maalaga sa co-stars niya, sa lahat. So, yun nakakatuwa sa kanya. Lahat sila actually very maalaga. Si Sam naman, mapagbiro and very welcoming. Very ano siya, gusto niya, komportable ka. So, ayaw niya na may ilangan and he's gonna do anything na mapasaya ka lang at mapatawa yung mga ganon. Si Jake, ano siya, very... Si Jake at si Jameson, pareho silang very mabait. Ano yung ano, very parang mga kapatid. Ganon sila. Mm, okay. Ngayon naman, from Sanden Anadia, from Banat News. Paano mo i-describe, describe na naman, paano mo i-describe ang status ng current showbiz career mo? Current status ko. Feeling ko, ano naman, chill lang siya. Oh, chill lang. Kasi, nagtitape. Yun, chill lang. Chill lang, pero dami mong projects, ha? Oo, online, tas ngayon na mainstream media na rin, na ano mo na, napasok mo na lahat. Yun, aside from being chill lang yung ano, yung nafe-feel ko, pero I feel very blessed and I feel very grateful na nabibigyan ako ng mga opportunities na ganito, yung chance and yung pag for them to trust me with this big project. Yes, deserve naman talaga at ang dami na talaga naghihintay nito na mangyari. At ito naman isa pang question ni Sanden Anadia. Ano ang masasabi mo sa asal na ipinakita nila Gerald at Sam sa iyo? Medyo na na-touch mo na rin to kanina pero siguro you can expound more dun sa how you were treated by Gerald and Sam. Sobrang bait nila. Wala akong masabi. Lalo na si Gerald. Kasi more on nakaka-eksena ko ngayon si Gerald recently. And sobrang natatouch ako sa sobrang pagiging mag-alaga niya. Kasi may scene na parang tumatakbo ako nakapaa. Siya mismo yung nagwawalis. Sobrang bait, oo. Tapos si Sam naman, kapag kumari nahihirapan ako, yan kakapit na ako sa nila. Hindi ako makaano. Sabi ko, hindi ako makaarte. Tapos very supportive talaga sila. Oh. Wait lang, yung nagwawalis siya. Kasi para hindi masaktan yung paa mo. Oo, baka kasi may bubog or something. Although, nalinis na siya nung production. Dito lang naman. Miss, ano po, Malaya G. Triana. Pamute lang po tayo. Medyo nari, ayan, okay na. Sige, go ahead, Ivan. Ayun, so may scene na parang tumatakbo na nakapaa. Tapos sabi ni Gerald sa akin, ha, tatakbo ka, wala kang sinela. Sabi ko, wala. Pero nawalis na nila. So sabi ko, okay lang yan. Sabi niya, hindi, akin yung walis. Walisin ko ulit. Tapos nagwawalis siya. Wow! No! Sabi ko, bait naman. Mm-mm. Ay, doon naman sa second part na sinabi mo na kapag minsan humahawa ka sa kanila na parang advice na binibigay nila sa'yo? Tinatanong nila, anong makakatulong? Like si Sam, minsan nawawalan ako. Tapos sila sabi ko, Sam, nahihirapan ako, ganyan, ganyan. Tapos sasabihin niya, sige. Tapos minsan pinag-uusapan ko yung mga, like kay Sam, kasi pareho kami nawala ng tatay. So parang pag kinukwento ko, na-feel ko ulit yung emotions. And very ano din naman si Sam, very, wari, nahihirapan ako. What can I do to help? Very maalaga din. Ganda naman. Ganun yung dynamics mo dun sa ano, sa mga co-actors mo. Ngayon naman, punta tayo sa next question natin from Kate Adahar of randomrepublica.com. Ang tanong niya, for you first, Ivana, how would you describe your working relationship with each of your leading men? Kanino ka pinaka naging close? Yun talaga yung gusto nila malaman. Lahat talaga, lahat sila. Parang wala akong parang pinaka-close na iisa. Lahat talaga sila kasi yun nga, family talaga kami. Okay.
And this one, for Direct Jerome Pabokan. Okay, oh, pahinga ka muna, Ivana. For Direct Jerome naman. Direct, ang tanong po ni Kate, sa dami po ng nagawa niyong drama projects, what makes this one special? Well, first and foremost, panahon ng pandemya, gumagawa ulit ang ABS ng teleserye. This is one of the, sa panahon ng pandemya ngayon, this is one of the scenic and shot well because ang ABS ngayon ay nagbubukas na uli sa pag-shoot outside. As you've said kanina, we've shot in Masbate. We're now shooting in Batangas and Laguna. Ang milieu kasi namin ay dairy and cattle farming. So this one I am very happy because ang kaibahan nito, unang-una may bago tayong artisang nilo-launch, which is Ivana. Ivana's what we call this a social media star. Oh yeah. More than an actress, and she's being groomed to be the next dramatic actress of ABS. So yeah, I'm happy na magkasama kami ni Direk Raymond na ginogroom ang bagong isa sa mga bagong stars ng ABS. And of course, isang napaka-special na moment yon compared dun sa iba yung mga na-direct. Syempre, yes. Ibang-iba to. And as you said din nga, nasa pandemya pa rin naman tayo. But still, effort na effort sa Masbate pa. And ang dami ng scenic shots na makikita ang mga kapamilya natin. So it's a big production. It's a big production in these times of the pandemic season. So parang maganda siyang panoorin dahil bumabalik na tayo sa paggawa ng malalaking teleserye. Yay! Sana nga po magtuloy-tuloy na. Thank you po, Direk Jerome. Okay, now for our next question naman. This is coming from Marco Polo Demo of kwentonitoto.com. This is for Ivana. Sa four characters ng iyong mga leading men, sino sa kanila ang bet mo na maging character ng iyong jowa-to-be? And bakit? So, based sa characters nila, Ivana, sino yung pinaka-jowable? Feeling ko si Paco. Paco is played by Gerald. Bakit siya? Kasi feeling ko siya yung parang mahal na mahal niya yung si Cherry Rent. Okay. So ganun yung gusto mo maging jowa, yung talagang oh, di ba siya? Baliw sa iyo. Hindi naman baliw na baliw. Pero yung mas gusto ko yung mahal na mahal ako kaysa sa mahal na mahal ko siya. O nga, ano yun eh, debate yan, diba? Anong pipiliin mo, yung mahal mo o mahal ka? So, dun ka sa mas mahal ka. Okay. Kasi mabilis naman ako magmahal. Kaya ko naman siya sabayan. Wow! Okay, kayo naman. What was the most challenging part of portraying Cherry Red? And can you relate to the character in any way? Yun, si Cherry Red kasi mapagmahal sa pamilya. So nung binabasa ko yung script, sabi ko, ha, pareho kami na parang mahal na mahal namin yung pamilya. And if you watch my vlogs, makikita mo kung gaano ko binavalue ang family ko. Siguro yung pinaka nahihirapan ako yung mga iyakan. Kasi pag umiyak ako, yung pabebe lang. Tapos dito, syempre, pag yung mga drama, talagang you have to really do well, and doon, nape-pressure ako doon. Sabi ko, oh my gosh, parang direct pang drama po ba ako? Parang pang comedy. Tapos sila naman, sinasabi nila, kaya mo naman. So, yun, sila direct, sobrang happy ako kasi parang sinasabi nila na they believe in me and hindi nila ako pinapressure na umiyak ka. Kung anong kaya mo ibigay mo kasi maganda. So, yun yung mga, na-inspire din ako to do better. All right, thank you. Last question po. How did you initially feel going into this project po after being cast in the lead role? Hindi ko nadinig, sorry. Ay, sorry. How did you initially feel po going into this project after being cast in the lead role? I was so excited nung pinitch siya sa akin. Sabi ko nga, nung story pa lang, sabi ko, oo na, okay na ako dyan. Ang ganda-ganda ng story. And it's something different kasi it's not just drama.
there's a lot more. It's very seductive, steamy, sexy, ano, thrilling, mysterious. So ang dami. So it's a very, very exciting show. Alright, thank you. Congratulations. Thank you. Thank you, Isley Almocera of Freebie MNL or Freebie Manila. Ngayon naman, I have questions from Jel Tordesillas of Metro.style. Ako yung magtatanong. What is it about this project that's so special that you wanted it to be your first leading role? Why do you think now is the right time to do it? This is for Ivana. So, ang tanong niya, what is it about this project that's so special that you wanted to be your first leading role? Why do you think now is the right time to do it? I think the story pa lang, because I was sobrang nakaka-relate ako kay Cherry. So, nung nabasa ko siya, sabi ko, it's perfect, especially for my first lead role na very, ano din, loving sa family. And bakit sa tingin ko ito yung perfect time? It's because ito yung binigay ni Lord sa atin na makapag-taping and makapag-prepare. Mm-hmm. Ito naman, what was the main challenge of working with four leading men? Tapos itong second part, please briefly describe each of them and how they are on the set. Pero nagbigay niya na po yun kanina. So ito na lang, what was the main challenge of working with four leading men? Syempre hindi lahat ng mga artista ay nagkakaganyang opportunity. So, ano nga ba yung main challenge for you? Yung main challenge siguro namin talaga is yung mag-focus. Kasi may nagsama-sama kami, puro lang kami biruan. Kahit nasa set minsan, yung ano, hindi kami makafocus kasi lahat kami mga, ano, yung papatawa kami, tapos biglang, ano, uy, bawal! Mag-focus ka nga, ganyan kami. Tapos, so, yun. Pero, aside from that, I'm really enjoying kasi nga, everyone is very, very nice. Lahat naman sila, pero yung pinaka na-excite ako because pinapanood ko talaga sila before is Gerald and Sam. So I was very excited to work with them. Mm-mm. Iba talaga yun pag dati mo pa napapanood din. Tapos makakasama mo sa pag-arte, di ba? Ang galing. Yeah. Ang tanong niya, for Ivana also, ano yung kakaiba sa role mo ngayon kaya mo tinanggap ang serye na iba sa mga naging role mo noon na pwedeng i-look forward ng mga manonood? I think yung ano, yung kasi dati, parang hindi ko pa na-experience yung lead role. Yun nga yung sinasabi ko. Yung kadirek kasi dati, one line, two lines, three lines, pero ngayon ang haba. Tapos, every scene, halos nandyan ako kasi nga si Cherry Red laging kung saan-saan, nandyan lagi. So, I think you can expect to see a lot more from me dito sa show na to. Thank you, Ivana. This one is for Direk Raymond naman. So, Direk, kayo rin po ang nag-direk sa Init sa Magdamag and now naman sa A Family Affair. Ano ang magiging malaking pagkakaiba nilang dalawa at ano rin ang element na may pagkakapareho sila? So, similarities and differences, Direk. Yung love triangle siguro yung similarities. Pero yung difference ito ay magkapatid. Ayun. Yeah. Ganun muna kasimple. Yeah, simple muna. Bawal pa tayo mong spoil kung maraming bagay, pero at least yun. Thank you pero for yun, giving us that. Pero yun, din yung similarities ng dalawang lalaki. Mm-mm. Oh, okay. Yun. Ito naman, kasama natin siya na magtatanong ngayon, si Jeffrey Olila Garcia of Jeff Oligar TV. Go ahead, Jeffrey. Hi! Hi! Magandang tanghali sa iyo, DJI, and to the two directors. Magandang tanghali po, Direk Jerome and Direk Raymond. And of course, kay Ivana. Hi! So, on with the questions tayo. Ano? Yun, parang ito yung kaugnayan din dun sa series natin na abangan yung A Family Affair. So, ano yung ma-expect pa namin na viewers sa series niyan? And kung ikukumpara dun sa ibang nagawa na noon mo noon, Ivana, ano yung ma-expect namin from A Family Affair? Ayan. Hi, Jeffrey. I think you may expect mo talaga from watching A Family Affair is a completely different, hindi to si Ivana Alawi. It's really a different person na kasi ako masiyahin akong tao, pero may
meron kaming similarities ni Cherry Red, pero very deep itong story na to. So you will really see a whole different Ivana. Paano siya naiiba sa dati kong mga ginawa? Because this is very, very intense. Yung story talaga niya is sobrang ganda. So, ang daming mo makikitang emotions and yun. So, another question eh, parang nasagot na ata ng mga nauna na nating mga nagtanong kaugnay din dun sa leading men mo. So, ito na lang, sa apat nga na leading men mo, ano yung pinaka-sexy na part ng kanilang katawan na nagustuhan, pinaka-nagustuhan? Sexy na part? Siguro sa bawat isa o lahat? May common denominator? Lahat ba? Lahat mo kasi sila may abs, di ba? Pag nagbibish, sabi ko, wow, grabe naman kayo. Lahat, pag nakita ko sila na kay Lera, lahat naka-short. Oh, wow, ano yun, guys? Tapos, nilalagay ako direct sa gitna. Wow. Pero siguro yung mga sexy parts, iba-iba. Parang si Sam, yung eyes, yung smile niya. Si Gerald naman, yung smile din niya. Si Jake, napaisip ko. Si Jake siguro yung arms niya. Si Jameson naman yung dimples. Yun. Eh, meron ako, pero ang wala sa akin ay abs. So, question from La Bixie of Bix Buzz. Anong klaseng affair ang gusto mong magkaroon sa bawat leading man mo sa a family affair? This is for Ivana. So, Ivana, ano raw klaseng affair ang gusto mong magkaroon sa bawat leading man mo sa a family affair? Friendly affair? Friendly affair. Ayoko naman ng affair. Ayoko kabit. Friendly affair daw. And ito naman, what steps do you take to fully understand the importance of your character to the story? O, may kinalaman to sa preparations na ginawa mo. Preparations to understand. O, what steps did you take to fully understand the importance of your character? Pinag-aralan ko talaga yung script, binabasa ko siya, and ini-imagine ko kung ano yung mga gagawin ni Cherry Red. Because nga, this is not Ivana. Hindi ako, kung ako kasi yan, sabi ko nga, parang iba. So you really have to get into the character, pag-aralan mo, and you really have to feel. And yun, manood ka ng mga, nanonood ako ng mga, yung mga teleserye dati ng ABS. Nagre-rewatch ako kasi syempre, importante na makita mo yung emotions din ng mga ibang artista, baka ma-imply mo din, and yun. Okay, thank you. And by the way, tungkol dun sa yung anong klaseng affair ang gusto niya magkaroon dun sa kanyang leading men, panoorin niyo po yung Kiss, Marry, Kill ng cast. Ginawa nila yan. So, ayun ba yung medyo sinagot nila dun. Actually, hindi ako sure kung yun yung gusto niya malaman, pero medyo related na dun. So, panoorin niyo na lang po yung Kiss, Marry, Kill na videos nila sa YouTube. Okay, ngayon naman, these questions are from Albert Ryan of Chicanes. This is for Ivana. How do you feel that most of your family team members are public personalities already through your vlog? And how are you protecting the private lives of each other? I think importante lang na may family time kami, that we don't post everything. Siguro kasi kapag nagba-vlog kami, meron kaming time to vlog, and hindi kami yung bawat na ginagawa namin bine-video ko. So, there is still time for us, family time, us time, and yun. And pinoprotect ko sila by, you know, nag-uusap-usap kami, o ganito yung, mag-iingat kayo, yung mga, kasi pag everything you do ngayon, kasi pag may pinost ka or ano, we really like to keep it private. Kahit ako, kapag may mga problema kami or kapag may personal issues ako, I always like to keep it and resolve it by myself. Hindi talaga kami ma-post. So, I don't think kailangan nila ng protection ko kasi lahat naman sila malalaki na. And, oo, lalo na yung mama. Nandiyan naman si mama magbantay. Okay. And, so, communication is key rin talaga. Yung communication, tsaka, yes. Oo, tsaka trust na kaya na rin nila yan. Yes.